Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Dito naman tayo uli sa panibong ating vlog, vlog number 12, Makita Cordless DHP 481. Brushless po ito guys. Ito yung pinakamalakas na cordless ng Makita DHP 481. Sa palakasan guys, talagang the best talaga to. Sobra to. Talagang bilib talaga ako nito. Tsaka napakasulit dito ng chop. Talagang ano to, sulit yung pera mo dito guys. Ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano to ayusin at kung anong itsura ng machine na to, anong mga parts. Check muna natin guys kung anong sira. Bakit ito dinala dito ng customer. Napakagandang machine talaga guys. Kaso nga lang, ang ano lang kasi nito, medyo may kabigatan talaga siya. Mabigat. Sulit kasi kaya mabigat. Try muna natin guys ng 1.5 Ah na battery. Ito kasi yung pang-testing ko. Natin kung gumagana pa siya. Wala guys. Ayaw talaga gumana. May problema to. Wala man lang kailaw-ilaw. Tingnan natin kung ano talaga ang problema. Medyo may kamahalan pa naman ito yung mga parts. Pero konti lang ang parts ito guys. Puro kasi ito set-set. Yung gear seat set. Tapos yung rotor at saka ano. Ngayon guys, buksan natin guys. Buksan muna natin yung quit kasi hindi natin mabuksan pag hindi natin mabuksan yung quit. Daming alikabok, malamang baka alikabok lang to, baka nadumihan na sa loob, nag-stack up lang kasi mukhang napakarumi, mukha pasok yung alikabok. Tingnan natin, palagi pa naman nasisira ito guys yung switch at saka stator. Yun na naman kasi palagi nasisira ito, switch at stator kasi matibay kasi dito yung gear, madalas stator talaga at saka switch. So, tingnan natin doon kung ano problema. Maganda yung mabuksan natin para sigurado tayo. Hirap ang hula. Ayan na guys, mabuksan na natin guys. Natin kung ano yung tsura. Makita natin kung ano yung tsura sa loob. Pakasimple na lang machine na ito guys, pero sa power talagang the best. Talagang pinakamalakas sa lahat. Meron na mga tornillo na ano, tigas, kaya nito. Pwede mo rin itong ibanat sa mga ano, mga pader-pader. Pabutas ka ng ano, kasi ano to guys, combination hammer kasi to guys. Kaya sabihin, meron itong ano, meron itong hammer. Pwede ka rin magputas sa semento. Palitan mo lang ng talim. Yan siya guys. Yun o, dani na talaga yung alikabok sa loob. Madumi lang to. Baka konting linis lang to guys. Tingin ko konting linis lang to. Tikas guys kasi nga magnet kasi yun guys eh. Kaya ganyan. Ibig sabihin talagang okay okay pa yung ano. Magnet. Switch na. Kasi yun lagi sira eh. Switch. Okay naman yung gear. Panas-panasan na lang natin guys para mawala-wala naman yung alikabok. Sana madumi lang kasi madalas pa naman ito talagang switch. Ang stator pa naman ito guys, ang hirap preparein kasi ano eh, ano to kasi nakaset kasama na controller. Kaya ganun, pag ito ang nasira guys, naku, halos kalahati na napresyo kagad ang unit ang babayaran mo. Sana naman hindi. Yung okay pa talaga. Oh. Talagang solid na solid talaga pagkagawa ng ano, na Makita nito. Talagang tinibayan talaga nila. Talagang ano to. Ang matagalan talaga tong machine na to. Hindi kikita dito yung Makita sa gear. Kasi tingnan mo yung gear talaga napaka ano. Solido yung gear. Dito to bumabawi sa stator kasi stator lagi pong pitinit.
napakaganda. Pero naisip ko, kung meron ako nito, saan ko kaya gagamitin? Diba? Parang mukhang malabo ako bibili nito, guys. Malakas nga siya, pero ang tanong, saan ko gagamitin? Alam nga namang gagamitin ko lang pagbukas lang sa screw, pagbukas sa mga unit. Napakasayang naman, hindi magagamit na ng power. Pwede, gamitan ko pang tanggal ng mga malalaking unit tulad ng mga 1306, mga malalaking jackhammer. Kaso nga lang, kahit sabihin natin malakas to, mas malakas pa rin dito yung impact driver. Kaya mas maganda pa rin yung impact driver pag pantanggal ng mga tornilyo at saka yung mga alin. Siguro, sa construction, maganda to. All around eh. Bawa, nag-ano ka, trabaho mo yung glass supply, gabit ka ng mga bintana, ito pwede to. Pwede to pang ano ng, ano, pang butas na sa semento. Maganda tong machine na to, tsaka tama lang talaga to. Pero mukhang sa tingin ko itong cornice na to, mukhang maganda to sa pag-semento talaga to. Kasi mabigat, so ibig sabihin, kunting push mo lang, mabilis bumaon kasi nga may kabigatan nga siya. Parang the best talaga to sa mga ano, mga concrete. Tingin ko concrete to mabilis. Mas mainam to sa concrete. At kung yun. Kayo guys, kung madami kayong kung yung work nyo madala sa concrete, pag naman yung mga buhos na concrete, ha? Mga ano lang, ordinary lang na concrete, ano lang, mga simentong pader-pader lang, ito talagang the best to. Walang hassle to. Tsaka pag bumili ka nito guys, may kasama na tong handle na mahaba. Kaya mahaba yung handle nito na kasama kasi nga, ang purpose kasi talaga niyan, pag nagbutas ka sa pader. At tsaka, ito kasi minsan ginagamit to sa yung pag naggumagawa ka ng malaking hole, malaking butas sa kahoy, tapos malaking talim ang ilalagay mo. Ito din siya, pwede din to guys, malakas din to. Ito talaga nababakay sa machine na to. Kaya pag ganun ang mga, kung ganun ang pagagamitan nyo, ito na yung bilhin nyo. Kasi solid talaga. Ito solid yung pera nyo dito. Pero kung pang tanggal nyo lang ng tornilyo, wag na kayo bumili nito guys. Sayang lang yung pera nyo. Hindi nyo may enjoy yung power. Kasi alam nga naman gamitin nyo ito doon pang higpit sa tornilyo, di naputol yung tornilyo nyo o final strength. Eh, sa sobrang lakas. Nilinisan na lang natin guys ng ano, babuga-bugahan na lang natin siya ng tawag nito, WD-40 kasi pag binasaan natin to, tagal matuyo. Itong WD-40 kasi, ano, madaling matuyo. Tsaka, tanggalin na natin yung mga pangalay na dumi. Hindi naman nila kailangan ditong malinis na malinis eh. Ang gusto nila dito, yung gumagana lang yung machine, maganda yung performance. Tanggalin na natin yung mga dumi-dumi konti para hindi naman ganong tsahe sa customer na maniningil tayo na service charge tapos hindi man lang natin malilis-linis. Kunting buga-buga lang na yung WD-40, pwede na. Tingin ko kasi mukhang problema nito, ano lang talaga guys, linis lang. Baga ano lang, meron lang ditong ano or kaya naglo-loss connection lang yung mga wire kasi napasukan ng maraming alikabok. Siguro talagang ginamit ito sa ano, sa concrete kaya mga semento yung nasa loob, alikabok eh. Parang mga ano ba to, parang gypsum board, hindi ko maintindi kung anong ano to, ano na kulay-puti kasi ang minisa lang natin yung switch. Mukha hindi naman sira yung switch guys. Kasi pag ang switch kasi nito, madalas kasi sa atin na tawag nitong brushless, makikita mo kagad na switch ang sira kasi nga ang switch sunog. Talagang kita mo talaga siya na sunog. Pero ito, wala siyang sinyalis na nasunog. Ewan ko lang sa loob, sitister natin kung mayroon bang power. May palo. May palo naman siya guys. Yun nga, may palo nga siya. Sabihin may power, pero ang problema naman yan, baka wala namang control. Kasi meron kasi itong variable guys. Tigas oh, tigas na ano,
natin na modemic ito. Antigas, ibig sabihin talagang okay-okay pa yung ano niya. Rotor niya. Yan yung rotor, guys. Ito kasing unit na to, wala kasi itong armature, walang pin coil. Ang laman lang kasi nito, chuck, tapos gear, tapos rotor, stator, at saka switch. Yan lang, guys. Yan lang talaga yung ano. Yan lang yung parts nito. Kunti lang. Pero yung ilan ba yung lahat, bilangin natin ulit. Chuck, gear, rotor, stator, at saka switch. Pang-anim yung housing. See? Itong anim na parts na to, guys. Ito lang yung parang major parts niya. Except sa mga tornilyo. Ha, din natin isasala yung mga tornilyo. Kasi tornilyo lang na mga yan. Basta anim talaga yung major parts nito. So, sa ibig sabihin sa anim na yan, guys. Lahat ng anim na yan. Matataas ang presyo. Ang pinakamataas nito sa lahat ng presyo, guys. Itong stator. Ito ang pinakamataas. Tapos, sumunod kagad yung gear. Pero yung stator at saka yung gear, guys, halos hindi sila nagkakalayo kasi nga napakamahal din ang gear nito. Napakamahal ng gear. Tapos stator, pag nasira yung dalawa, guys, gear at saka stator, ewan ko lang kung papagawa mo pa ba. Kasi hindi kasi na ano to, guys, eh. Hindi kasi, ang gear kasi nito set, hindi ka kasi nakabili ng pera-peraso sa ano, tawag nito, bibili ka lang ng steel ball or ano bang ano, walang ganun. Wala ka mabilhan. Nakaset talaga siya, kaya pag nasira siya, talagang disposable. Yung chuck naman ito, guys, talagang mukhang hindi ka na siguro magpapalit. Kasi napakatibay talaga ng chuck nito, guys. Talagang sobrang tibay. Kaya wala kang problema sa chuck nito. Dito ka lang mamumblema sa gear. Kasi nung nakaraan, nakapagpalit na ako nito ng gear. Hindi ko alam kung bakit ganun, bakit nasira yung gear. Siguro ko talagang napalaban talaga siguro siya ng todo sa pagbubutas ng mga matitikas na semento. Kaya ganun siguro ang nangyari. Kaya nasira yung gear. Pero yung chuck, wala pa akong na-encounter nito na chuck nasira or nabasag or ano pang nangyari. Naglalak, wala. Napakatibay ng chuck nito, guys. Ang madalasan talaga nito, yung rotor rin nito, guys, napakatibay din. Hindi pa rin ako nakapagpalit ito ng rotor nito. Napakatibay. Ang naging cause lang dito, guys, ng sira ng rotor, yun lang yung dulo ng ano niya, yung dulo ng rotor, diba, mayroon yung gear. Yung kasi yung nakakonekta dun sa gear, baka yun yung katapat ng gear. Baka ibig sabihin yung ngipin niya, hindi naman talaga umabot sa nabungi. Yung parang manipis na ba? So ibig sabihin yung parang gabit na gabit na siya. Pwede mo pa naman siyang gamitin, kaso nga lang may ingay na kasi nga may alog. Kaya ganun ang nangyari, so kailangan natin palitan. Minsan kasi pa nagpalitan ng gear, papalitan din natin siya ng tawag nito, ng rotor, kasi nga hindi na kasi nagmamatch yung ngipin nun, guys. Siyempre, bago yung gear mo. Luma yung rotor mo. Manipis na yung ngipin ng rotor, kaya may play na yon. Ngayon, pag pinandar mo na yon, nagkakaroon ng ingay. Kaya ganun. Pero ito naman kasi, mukhang hindi naman ito kasi ganun. Ano. Hindi naman to parang wala pa ganun nangyaring ganun. Kasi nung nasira yung gear, hindi naman talaga yung katapat na gear ang nasira doon sa pinakaloob. May mga ano doon, may mga gear pa kasi dyan sa loob, madami. Pero yung katapat talaga ng rotor, hindi naman nasira. Kaya ang panilitan ko noon yung gear lang. Kaya hindi siya maingay. Okay pa rin siya. Yung time na yun na nagpalit ako ng gear. Pero hindi itong unit na to. Ito mukhang wala itong sira, guys. Mukhang lumuwang lang connection nito. Tsaka kunting linis lang. Kaya hindi gumana. Hindi siguro nag-ano yung ano. Hindi pumapasok yung kurente sa ano, mula sa battery kasi naharangan ng mga alikabok. Kaya ayun ang gumana. Kaya lilinisin lang natin to, guys. Kita mo, napakaganda. Saka siksik, kitang-kita mo sa loob, guys. Oh. Napakasiksik talaga ng ano. Siksik talaga yung laman. Bah, talagang kita mo talaga na ano. Kaya mabigat kasi siksik. Kabit na natin yung switch, guys.
Madali lang naman ito ikabit yung switch case kasi tatlong ano lang naman ito eh. Dalawang, di bali tatlong wire lahat. Dalawa yung main at saka meron kasi sa electronics. Pero may mga, makikita mo naman kagad kasi may naka-clip lang naman ito guys kasi madali lang. Hugot-hugotin mo lang. Kaya, hindi ka mahirapan mag-repair. Kahit sino kaya-kaya mag-repair nito, hindi mo na kailangan itong dalhin sa shop. Wala ka na nitong kailangan pang mga special tools pang nag-repair ka. Ang kailangan mo lang dito guys, pera, pambili ng parts. Tsaka pa nakabili ka lang ng parts, ikaw na magkabit. Dito ka lang mahihirapan guys pag nagpalit ka ng ano nito, nagpalit ka ng gear. Kasi tatanggalin mo muna yung chuck. Eh, kung wala kang ideya kung paano tanggalin yung chuck, talagang mahihirapan ka. Ayun, kung madami kang pera, isama mo na rin pagbili yung chuck para buo na. Kaso nga lang, napakamahal ng chuck nito guys. Sayang. Mababa 1,000 nito. Sa chuck lang. Siguro nasa mga 1,500 siguro yung halaga ng chuck nito. Kaya ganun siya kamahal. Ayan guys, tatornilyon natin. Saglit lang to, ilang piraso lang yung tornilyon dito. Ito palang machine na to guys, hindi pala to made in Japan. Made in China to guys. DHP 481, made in China. Pero, made in China siya guys, pero bilib ako nito kasi matibay. Meron din naman tong katapat na made in Japan pero hindi ko lang kabisado guys kung anong model kasi dito kasi sa ganito pag DHP kasi China yan tapos yung sa Japan kasi dalawang literal lang kasi nagsisimula yung model nila malamang nasa HP dito sa Japan siguro ang model nito HP 481 mga ganun kasi alam ko dalawang literal lang kasi sa Japan ito halos parehas din ng presyo. Kasi sabi nga nang makita, made in Japan nga, pero yung parts nga daw, galing din naman daw sa Japan. Nabagay niya niniwala ko nang guys, kasi nga, kahit ito kasi, nagpalit kasi ako dati ng mga pesa nito, galing talaga sa Japan yung parts. Nakalagay talaga sa karton, ewan ko lang, pero sa karton nakalagay, made in Japan eh. Hindi naman siguro, ewan ko lang, kung pag tinampered nila. Pero tingin ko hindi kasi nga, mayroon din naman kasi mga parts na nakikita ko na, made in China lang talaga. Pero ito talaga, made in Japan talaga parts ito. Kaya, ano siguro. Kaya lang siguro ito nakalagay na made in China. Kasi nga, doon lang siguro talaga binuo sa China. Kasi important siya sa China. Siyempre, gagawin niya na made in China. Test na natin guys ha, kung gagana ba. Ayun, may pula na guys. Milaw na. Ayun, may pulaw. Pag may pula, ibig sabihin, may power siya guys. Kumulay ng pula, di ba? Tinan mo, wala siyang kulay. Wala siyang kulay. Ngayon, nilalagay natin battery ulit. Pag nagkaroon ng pula yan. Ayun, meron na oh. Oh, yun oh. May pula na. Ayun. Tumana na guys. Ayun na guys. Sinasabi ko na nga ba eh. Lakas oh. Talagang hirap pigilan. Naka low speed siya. Grabe, sobrang lakas. Ramdam na ramdam ko yung lakas na guys. Grabe. Hindi ko kayang pigilan yung chuck. Ganun siya kalakas. Sakit sa kamay. Lakas talaga ng unit na to. Oh, pag pinander ko nga guys, gumagalaw ngayong kamay ko eh. Sumisipa. Parang ano eh. Naalala ko yung ano eh. Tawag nito. Yung anong model pa to. Impact wrench. Parang impact wrench. Ganun siya kalakas. Grabe yung machine na to. Halimaw tong machine na to guys. Grabe oh. Napakasulit dito. Grabe. Kita mo naman din sa ano sa gear. Tingnan mo yung gear niya, talagang solido. Okay talaga guys, tandaan nito guys, DHP 481. Kung gusto niyo ng pangmalakasan na cordless, ito yung bilhin niyo guys. Talagang solid na solid kayo dito guys. Guys, salamat sa panonood. Sana hindi kayo magsawa. Sa ulitin guys, marami pong salamat. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Salamat, salamat, salamat.